Sa unang pagkakataon, nagharap sa pagdinig ng Senado ang itinuturong utak ng pastilya scheme na si dating Bureau of Immigration Deputy Commissioner Marc Red Mariñas at ang mga whistleblower na nag-aakusa sa kanya. Itinanggi ni Mariñas na siyang mastermind ng pastilya scheme o yung pagbibigay ng padulas para makapasok ang mga Chinese pagdating sa Pilipinas sa ilalim ng Visa Upon Arrival Program. Sabi pa niya, may mga irregularidad na raw sa immigration nang maupo siya bilang Ports Division Chief, pero lumala umano ito noong 2017 nang tanggalin ang overtime pay ng immigration officers. Pero giit ng mga whistleblower na sina Alison Chong at Dale Ignacio, si Mariñas umano ang pasimuno ng pastilya scheme. Isiniwalat din ni Chong na pati umano mga interpreter isangkot sa illegal na pagpapasok ng Chinese sa bansa. Sa tansya ni Senadora Risa Hontiveros, aabot sa 40 billion pesos ang kickback sa pinagsamang pastilya scheme at irregularidad sa Visa Upon Arrival Program. Sino ang nag-uutos nito at sino ang kumukubra ng malaking pera? POD chief po namin, Your Honor. At sino yung POD chief ninyo? Si Sir Red po. I'd like to deny the allegations of Mr. Ignacio that I'm the one and I'm the mastermind of this pastilla scheme.